Hello, I'm Alex. Kumusta? Sana okay ka lang dyan. If hindi ka pa naliligo, okay lang yun kasi ako rin. Nice. Uy! Okay, ako si Lika. Bale, sa daming kanta, pamagat niya ay daluyong at tungkol ito sa dagat. So, sana magustuhan niyo. Welcome back to TK. Hinarin na talagang linyang yun, you know? Pero sige, panindigan na natin. Ah yes, tulad ng sinabi ni Likha, ang kantang yon ay pinamagatang daluyong at kanta yon ng Lem Lunae. So kung natripan nyo, follow nyo sila sa Facebook and sa Spotify and stream nyo na rin yung daluyong. By the way, yung dalawang nagpakilala sa una ay mga kaibigan ko. Yes, those are my friends, sina Alex at Likha, which play both vital roles sa Lem Lunae. Si Likha or Rikuha ay gitarista ng Lem Lunae at si Alex or Araku, best friend ng Lem Lunae. Diba nung nakaraan natuto tayong magpakilala ng self? Ano nga ba tawag doon? As if naman maririnig ko kayong sumagot eh, no? Pero yes, Jika Shokai ang tawag doon. Ngayon, magpapakilala tayo ng ibang mga tao, other humans. So, I picked Likha and Alex from Lem Lunae kasi as far as I know, single silang parehas. Tapos humingi rin ako ng consent na ihayag yung balitang ito. Tsaka need rin kasi na magpakilala ng isang guy tsaka isang girl. Mali, unahin natin yung guy, si Likha. So kung ipapakilala ko siya bilang Likha na gitarista ng Lem Lunae, sabihin kong siya si Likha in Japanese, Karewa Rikuha Des. Actually, ang mas literal meaning ng Karewa Rikuha Des ay ang lalaking yan ay si Likha. Kasi kare refers to male. Tapos para sabihin siya ang gitarista ng Lem Lunae, sabihin kong Karewa Lem Lunae no Gitaristo. Siya ang gitarista ng Lem Lunae or ang lalaking yan ang gitarista ng Lem Lunae. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi nyo nakita yung parang guide text nung Japanese character sa baba, ay una, dahil hindi nakasya. Pangalawa, dahil gusto kong practicein na mag-edit ng video. So, daanin lang natin sa edit. Kung babae naman yung ipapakilala, in this case, Alex or Araku, hinawa ko lang na Araku para mas maikli. Ganito siya in Japanese. Kanojowa Araku des. Although again, ang mas literal meaning ng Kanojowa ay ang babaeng yan ay si Alex. So parang yung karewa kanina, kung ang kare ay nagre-refer sa male, ang Kanojo ay nagre-refer din sa female. Although kasi, contextually, pwede rin gamitin yung kare kapag nagpapakilala ka ng boyfriend and yung Kanojo kapag nagpapakilala ka ng girlfriend. Dahil contextually alam nating single silang dalawa, ingat-ingat na lang sa pagpapakilala ng mga tao. Single si Likha tsaka si Alex, kaya sa atin, ang babaeng yan ay si Alex. Hindi tipong ang girlfriend ko ay si Alex, hindi ganun. Tapos kung gusto mo namang sabihin na siya ang best friend ng Lem Lunae, in Japanese, Kanojo wa Remru Nai no Shinyu des. Again, ang Kanojo ay nag-refer sa babae at meaning naman ng Shinyu ay best friend. Again, hindi ko na ulit nilagay yung English alphabet letters kung ano man tawag doon sa baba kasi hindi nakasya. So, in summary, ang bilis, no? Ang bilis magpakilala ng kaibigan. Siyempre, gets na yan. Kasi nagpakilala tayo ng self. Papalitan mo lang naman yung taong pinapakilala mo. So, in summary, kare or Kanojowa, name des. Kung sasabihin mo yung name niya, tapos kung magsabi ka ng attributes about him or her, kare or Kanojowa, description des. Kung ang ha or wa ay nagpa-function as I, pwede din ba siyang gamitin sa hindi tao? Tsaka, ano ba yung des? Sige, unahin natin yung des. Ang des kasi ay pwedeng mag-function as M or R or is. Ang M, R, tsaka is, ang tawag sa kanila ay copula. Tapos, nagde-define siya ng state of being. Yun yung des. Para siyang be verb, kung tama yung pag-aagats ko sa mga be verb. Kung hindi, paki-comment na lang. Kung tama, paki-comment din sa baba. Para may comments naman. Balikan natin yung tanong kanina. Kung ang wa ay nagpa-function as I,
pwede rin ba siyang gamitin sa hindi tao? Syempre ang sagot dun, oo, diba? Kaya ako ininto. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay isang sentence pattern. Topic wa, comment des. Ngayon ay matututo na tayo ng first sentences natin in Japanese. Hindi pala first, no? Pero ayun, sige. Topic wa, comment des. Ang topic, pwede siyang maging pangalan or noun. Pwede din siyang panghalip or pronoun. Tapos for the comments, pwede siyang palitan ng pangalan or noun, or pwede din siyang panguri or adjective. Pero dapat may sense. Pero ano pang saysay ng buhay kung wala naman siyang kulay, di ba? Sabi nga ng Muni-Muni sa kanilang album, kulayan natin. Tenen! Siyempre, band of fan colors tayo. Pink tsaka gray. Teka, di pala kita yung gray hassle. Sige, ano na lang natin. Ano ba? Ano bang masarap kainin with strawberry? Sige, ube na lang para bagyo. So, pink and violet. Ayan, sige. So, here are some examples for topic wa, comment des. So, unahin natin yung noun wa, noun. Ang Lemlunay ay banda. Kung itatranslate siya, Lemlunay wa bando des. Okay? So, ang topic ay Lemlunay, ang comment ay bando. Tapos andyan yung wa, tsaka yung des. Try naman natin yung noun wa adjective. Ang wasabi burger ay masarap. So kung itatranslate siya, wasabi ba gawa oishi des? Ang topic natin dito ay wasabi burger, and ang comment, which is an adjective, ay oishi. Ang meaning ng oishi ay masarap. Masarap na ano to ha? Masarap na food, hindi masarap na feeling or whatever. Tapos, pronoun wa adjective naman. Kapala na ng mukha to. Total, hindi nyo naman nakikita eh. Next example ay, ako ay cute. In Japanese, watashi wa kawaii desu. Ang pronoun natin dyan, topic pala, which is a pronoun din, ay ako. Tapos, ang comment natin dyan, which is an adjective, ay kawaii. So, watashi wa kawaii desu. Watashi wa kawaii desu. Watashi wa kawaii desu. In summary, okay. Sorry for the technical difficulties. Char. Ayan, sige. Malin yung araw or gabi or kung anong oras man pinapanood to. Natutunan natin una kung paano magpakilala ng friends. Tsaka natutunan din natin yung sentence pattern na topic wa, comment des. Okay, so ang topics again ay pwedeng nouns or pronouns, tapos ang comments ay pwedeng nouns or adjectives. So medyo maikli lang yung lesson natin today. So ayan, medyo marunong ka na magpakilala ng sarili mo dahil dun sa last video. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At kung hindi ka pa nakakapag-like, mag-like ka na. At kung nagawa mo na yung lahat, ipagkalat mo na rin tong channel sa mga tropa mo. Tsaka sa mga kaaway mo na rin, baka sakaling magkabati pa kayo. So dahil nasagot na yung mga tanong na to, burahin na natin yan. Kung natitira ay, again, bakit tiya yung ginamit mo sa hobbies pero sa summary mo, wa yung nakasulat? Next, ba't iba-iba yung itsura ng Japanese characters, tipong may matulis tsaka may pabilog? Next, paano binabasa tsaka paano kabisaduhin yung Japanese characters? Bakit ang sikip ng slides mo, tas sobrang dikit-dikit, para kang si Toot na nagbabasa lang ng Manila paper? So lahat ng yan, masasagot pala natin sa mga susunod na video. Pero for now, paalam at maraming salamat po, mga kaklase.